Faith over crisis. Yeah. Why faith is what we need today? Because faith matters in this utmost situation, especially sa crisis na ito. Kailangan natin ang faith. No? Napaka-essential ng faith. Faith natin kay Lord. Faith natin sa ating Diyos. Why? Because it clearly says that faith means things we hope for even though hindi natin ito nakikita. Ito ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Kasama na dyan sa mga bagay na hindi nakikita is ang ating future. Future. Kasama sa isinikreto ng Diyos sa atin is ang bawat segundo na darating sa buhay natin. The future. Yan po ang isinikreto ng Diyos, because gusto ng Diyos para sa atin is mag-rely tayo sa Kanya lamang, sa Kanya natin ibigay ang lahat, no? Sa Kanya tayo magtiwala over our future, ang ating mga mangyayari sa atin. Now, itong nangyayari sa atin na ito, gusto ng Diyos, inalaw ito ng Diyos para sa atin upang tayo ay mag-rely sa Kanya. Now, I will give you a short story, no, about the life of Joseph. In Genesis chapter 37, makikita po natin dyan, no? Alam niyo ho ba na nagsimula, no, ang crisis para kay Joseph? Nagsimula ang kanyang crisis ang sa buhay niya, no? Nagsimula ang crisis dahil lamang sa isang damit at saka sa panaginip, no? Dahil nga po si Jacob, no? Paborito niya si Joseph, ito ay binigyan ng napakagandang damit. At hindi lang po damit, ano, mga minamahal ko, kapatid, kundi sa magitan din ng mga panaginip, nakapag-interpret siya. So because of that panaginip, ang kanyang mga kapatid, no, nagkaroon ng pagselos, no? Jealousy started, no? And because of that jealousy, no, nagkaroon ng threats. And because of the threats, no, siya ay ibinenta. Siya ay ibinenta doon sa mga mangalakal upang ito ay ibenta rin sa Egypt. Pagdating sa Egypt, siya naging slave ni Potiphar. At pagdating naman doon, siya ay nahatulan ng kasalanang hindi niya naman ginawa. At siya ay nakulong, no? At dahil sa kanyang regalo sa kanya ng Diyos na makapag-interpret ng panaginip, siya ay naging na-interpret niya ang panaginip ng parao, at siya ay naging prime minister. And because of he became a prime minister, siya po ay sinave niya hindi lang ang Egypt kundi ang kabuuan ng mga tao that time and his people, no? At hindi lang yun, na-unite niya pa ang kanyang mga kapatid at higit sa lahat ang kanyang magulang. Okay? At higit sa lahat, after 100 years, no? 100 years na ang mga Israelites ay nakatira sa Ehipto, sila ngayon po ay nakatira doon at nag-umpisa ang panibagong pangalan, na ang pangalan ay Moses. No, si Moses ay naging prinsipe ng Ehipto. At siya ay tumakas because sa kanyang kasalanang nagawa. At siya ay binigyan ng karapatan ng Diyos, no? Siya inutusan ng Diyos na hanguin ang mga Israelites from slavery to the promised land, no? Tandaan niyo po yung sequence na 'yan, no? Yung sequence na 'yan, at dinala nga, no, ni Moses ang Israelites from Egypt to from slavery to the promised land. At doon po sa while habang sila ay nasa gitna ng wilderness, nagpadala po ang Diyos ng kanyang Ten Commandments. Wow! No? At hindi lang po yung Ten Commandments, binigyan din sila ng proper worship, ng proper way doon sa tabernacle. No? At nakakita ang mga Israelites ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. No? Binigyan sila ng mga milagro na hindi pa nila nakita. No? Tubig, pagkain, na hindi pa nila nakikita sa kanilang buhay. At hindi lang yan, no? Binigyan sila ng karapatan na magtagumpay over their attacking enemies, no? Ang dami nilang napansin, no? And of course, by the name of Joshua and Caleb, they enter to the promised land,
No, and from that moment on, God gave them the prophets. At hindi lang yun, God gave them a kings. No, God gave them temples. At higit sa lahat, from their kin, from their race, no, sa kanilang lahi, no, a promise of a son was born, no, in Jerusalem, and his name is Jesus Christ, the Savior of all. Tandaan po natin yan. It boils down, no? Nag-umpisa ito sa single crisis na naranasan papunta doon kay Joseph, no? It's because of Balabal and it's because of the dreams. Remember, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin is very simple. The crisis that we have been through, itong mga crisis na ating pinagdaraanan ngayon, tayo po ay magtiwala sa Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 3 of verse 5, kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Give it everything sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat because ang mga nangyayaring ito na crisis, hindi natin alam, meron palang magandang mangyayari sa atin pagdating ng panahon. Ano ang gagawin natin? We must put our trust to God. We must put our faith to Christ, the author and the finisher of our faith. Because in Romans chapter 8 verse 20, ang lahat nangyayari sa atin ay meron pong kadahilanan. Kaya ang crisis po na ito, hindi po natin hawak ito. Ito po ay inalaw ng Diyos. Pero tandaan po ninyo, mga minamahal kong kapatid, tulad ng sinabi po ni Joseph in Genesis chapter 45. Listen to this, verse 5. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Itong naranasan natin ngayon, mga minamahal kong kapatid, may plano po ang Diyos. Anong plano ng Diyos? Hindi ko alam. Kasi hindi ko po hawak ang future. Ang Diyos lamang nakakaalam. Gusto ng Diyos sa atin ngayon, hawakan natin siya, magkaroon tayo ng faith sa ating Panginoon. It's because ang nangyayari na ito, before we go to the promised land, we must enter first to the processed land. God bless you all.